Okay, magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Okay, sana ay okay lang po kayo dyan. Sana ay lagi po tayo mag-iingat. Okay, welcome back po dito sa aking channel mga ka-chicken. At kung bago ko pa lang dito sa aking channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga susunod natin videos at pag-like na lang din po video na ito bilang suporta dito sa aking channel. Okay, ngayon mga ka-chicken, sa video na ito, continuation to. Tapos ko na pinakita sa inyo sa nakarang video na in-upload ko yung ano yung gastos, ano yung design ng ating bahay ng manok. Okay, ngayon ang gagawin ko naman yung preparation, i-prepare ko yung loob para maglipat na natin yung mga sisiw. Mamaya papikita ko sa inyo ang paglilipat ng mga sisiw at kung ano yung gagawin kung i-prepare natin yung bagong area natin na paglilipatan nating manok. Kaya panoorin nyo to. Sinipirit video ko lang kasi mas mahaba na. Kaya ngayon, ito na yung gagawin natin. Tara! Okay, ngayon mga ka-chicken, yung gagawin natin, ilinisan natin yung sa loob. Wawalisin mo natin. Tapos magdi-disinfect tayo bago natin lagyan ng ipa at saka mga sisiw. Okay, panoorin nyo po ito mga ka-chicken. Okay, ngayon mga ka-chicken, magdi-disinfect na tayo doon sa loob. Yung ginamit ko dito, tubig at saka Sunrox. Okay. Yung formulation ko po, yung anong ratio yung paggamit ko dito sa makita nyo po sa ano natin video. O ilalagay ko lang dito po dito sa taas. O tingnan nyo po yung link niya. O tsaka dito sa baba, ilalagay ko po yung link. Tingnan nyo lang po kung anong ratio yung kung nagdi-disinfect ako sa ating manukan. Tara! Ayan mga ka-chicken, ready na yung ating paglalagyan ng sisiw. Ready na siya lagyan ng ipa. Okay, ngayon manguha muna kami ng ipa na yung kuya doon sa gilingan ng palay. Tara! 20 minutes later. Nandito kami ngayon mga ka-chicken sa gilingan ng palay. Mga kami. Yun. Nasa loob ng truck kasi yung galing sa gilingan ng palay punta dyan, diretso dito sa truck kaya nandyan. So, may mga nakuha ng mga chicken, bali 6 na sako lang to. Kuya ko. Okay, ngayon mga ka-chicken, gagawa muna ako dito ng hapunan ng ating mga manok. Yung bang tutungtungan nila. Okay.
gamit lamang ang mga kawayan na ito. Ayan mga ka-chicken, tapos na po natin nilagay yung pinakahaponan nila, kung saan dumada po yung ating mga sisiw, yung mga manok, o may kakaliparan sila. Ngayon maglalagay na tayo ng ipa dito. Mga ka-chicken, sa lagayan ng ating tubig, patong natin dito sa ibabaw ng adoblox. Pag kung dito natin ilagay sa baba, maipunan lang, matatabunan lang ng ipa. Kaya dito natin ilagay. Ito mga ka-chicken, ready na yung ating paglilipatan ng mga 50 chicks. Heritage bread, dito natin sila.
Oh, inangat ko muna yung feeder nila kasi sigurado ako pagdating nila doon dito, paglipat nila, iada pa nila yung area, maglalaro pa sila dyan. Eh, kung ibababa natin dyan, patatabunan lang yan ang ating ipa. Yan, ready na. Mamaya ko na lang din lagyan ng tubig dyan. Ngayon, kukunin na natin yung ating mga sisiw. Tikin, kukunin na natin. Dito sila. Ayan, nag-aabang na sila. Lilipat na tayo. Lipat na kayo ng bahay. Pero mga excited na sila. Ayan. Kunin na natin. Dito sila mga kachikin. Nag-aabang na sila. Tara, lipat natin sa loon sa bagong bahay nila. Excited na kayo. Kunin natin. Ayan mga kachikin, oh. Rhode Island Red. Tingnan yung mga katika, no? Gandang sisiw. 1 month old. Rhode Island Red. A few moments later. Okay, ayan mga ka-chicken, tapos na po natin nalipat lahat. Ating 50 chicks heritage bred, ayan. Diba, naglalaro po sila kasi nanibago. Ina-adapt nila yung area. Iba nanibago. So, sa kilid nagkukumpulan. Pero ayan, yung iba tuwang-tuwa na sila. Naglalaro na sila. Ayan. Hindi na sila crowded tulad sa una nilang dati na kulungan na napaka-crowded nila. Oh, ngayon may space na sila. Ayan po, nagkakaskasan sila. Tuwang-tuwa sila sa bago nilang kulungan o bahay ng manok. Okay. Tamang-tama lang sa kanila. Oh, maya-maya magpapakain tayo. Bababa ko na tong automatic feeder natin. Saka dito ko ilalagay yung tubig nila. Yan, sa ngayon, hindi ko muna ilalagay kasi nagkakaskasan pa sila. Natabunan lang ng ipa. Yan. Ayan mga ka-chicken, nagsisiksikan pala sa pagkain.
Pero dadagdagan ko pa po yan ng dalawa pang automatic feeder nila. Yung chicken feeder nila, gagawin ko yung tatlo. Hindi pa ako nakabili. Bilang dadagdagan ko pa yan ng dalawa para maging tatlo dito sa kanila. Para hindi sila nagagawan. Okay, yan mga ka-chicken, ano, nakita na natin na nailipat na natin yung ating mga heritage breed na mga sisiw. Oh, nandito na ngayon, nailipat na sila. Ayan, tuwang-tuwa na sila sa bago nilang area. Ayan, nakita nyo sa likod ko. Kita nyo sa video na ito kung ano yung mga preparation na ginawa ko. Kailangan natin mag-disinfect talaga. Napaka-importante po niyan. Na-disinfect muna natin yung area bago natin paglipatan o lagyan ng bagong alaga natin ng mga manok. Ano pa kaimportante dyan, lalo na sa kahit anong hayop. Kaya maraming salamat mga ka-chicken sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa video na ito. At shout out nga muna tayo kay John Lloyd Dipugi, Alba City. Okay, shout out sa iyo, idol. At kay Rodil Belvistri ng Palawan. Shout out at maraming salamat sa inyong palaging panonood, idol. At saka kay Kent Wirelo Abinsay from Makilala, North Cotabato. Okay, kumusta kayo dyan, mga idol? At saka sa Family De Leon ng San Rafael, Bulacan. Okay, sana ay okay lang po kayo dyan. Ingat po kayo palagi. At sa mga silent viewers ko dyan, sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy niyong pagsuporta dito sa aking channel. At sana ay suportahan niyo pa ako. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, mga ka-chicken, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para update kayo sa mga susunod na videos. At paki-like na lang din po ang video na ito bilang suporta dito sa aking channel. O, ayan po lang. Okay, hanggang sa susunod. Maraming salamat. Keep safe. God bless po, mga ka-chicken. Thank you.